Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Muling ibinabala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtatatag ng revolutionary government para itama ang mga mali sa gobyerno. Ito yung sa gitna ng water concession controversy. Ayon kay Pangulong Duterte, nais niyang bumuo ng revolutionary government kaysa magdeklara ng martial law. Susuportahan din niya ang isang military-led coup kung hindi niya matatapos ang kanyang termino. Samantala, muli namang nagbabala ang presidente sa pag-takeover ng pamahalaan sa water services sakaling hindi masiyahan sa paliwanag ng mga opisyal ng water concessionaires. Banta pa ng presidente kung ayaw makipag-usap sa kanya ng mga opisyal ng Metropolitan Water Works and Sewerage System at mga abogadong bumalangkas sa concession deals, sa pilitan niyang ipapahatak ang mga ito patungong Malacanang. Ibinabala pa ng presidente ang pagsususpinde sa writ of habeas corpus para iparesto ang mga opisyal. Sa ilalim ng concession agreements na ipinasok noong Administrasyong Ramos, nakasaad na bawal pakialamanan ng gobyerno ang ipatutupad na dagdag singil sa tubig. Ang pahayag ng Pangulong Duterte kahapon ay ilang oras lamang matapos sabihin ng Maynilad at Manila Water na hindi na nila sisingilin ang 11 bilyong pisong napanalunan sa arbitral court.